Nagsimula na ang kilalang NBA draft expert na si Mike Schmitz sa pag-scout ng mga NBA prospect dito sa NBL. At sa kasalukuyan, andun siya sa Cairns at tinututukan yung French duo ng New Zealand Breakers. Ito po nga si Usman Dieng at Hugo Besson na nakatakdang harapin ang Brisbane Bullets. At sa unang obserbasyon ni Mike Schmitz, talaga nga namang kinabiliban ni Mike yung dalawang players na to. Na hopefully, this coming days, mabigyan din po ng pansin ni Mike Schmitz na i-scout ito pong si Kai Soto. Anyway, may scout man o hindi, full support ang mga Filipino community dyan sa Australia dito kay Kai. Sa kanila nga pong last game against sa Melbourne na United, ang dami pong nanood ng live na mga Pilipino at nagbigay ng suporta dito sa ating bata. At ito pong si Kai ay na-interview ng SBS Filipino, isang Filipino radio na nakabase dyan sa Australia. At shoutout po no, kay Miss Maridel Martinez ng SBS Filipino na siyang nag-conduct ng interview dito kay Kai. At hihiram lang tayo ng ilang audio sa interview na to. Pero bago yan, magpasalamat muna tayo sa ating sponsor. Gusto nyo ba ng easy money? Mag-register na sa 1xBet. Ang 1xBet ay isa sa mga top betting sites sa buong mundo. Kaya naman makakasiguro kayo na safe ang pera nyo dito. Any kind of sports meron dito, especially basketball tulad ng NBA games, PBA at NBL na kung saan naglalaro ang ating kababayan na si Kai Soto. Parang online sabong lang mga sir, may llamado, may dihado. Kaya naman mag-register na gamit ang link na ilalagay ko sa description sa baba at ilagay ang promo code na nakikita nyo ngayon sa screen at makakuha ng bonus up to 5,000 pesos once na mapag-deposit ka ng at least 50 pesos. Yes sir, ganun lang kadali. Ano pa hinihintay nyo? Register na sa 1xBet. Kamusta naman ang Australia para sa'yo? Okay naman, hindi naman masyadong nakakaiba sa Pilipinas. Masaya naman ako na welcome ako ng team ko and sa Adelaide. Bago nito, naglaro ka sa Pilipinas. At today, Blue Eaglets, and then national team, and then dumiretso ka abroad. Hindi ba nasagi sa isip mo na mag-PBA tulad ng tatay mo? Nung batang-bata pa ako, naisip ko na pwede ako maglaro sa PBA kasi tatay ko naglalaro doon. Pero nung mga high school na ako, sabi rin ng tatay ko at mga coaches ko, mga teammates ko, sabi nila na dream big na naniniwala kami kaya mo mag-NBA as long as continue ka lang na magsipag. So ako sabi ko, syempre simula ng bata pa, gusto ko mag-NBA yung ultimate dream. So gagawin ko yung lahat para makapunta doon. Ina-assume ko na yung interest mo sa basketball dahil namulat ka sa basketball. Yeah, lumaki ako na talagang basketball yung talagang kina-enjoy ko. And yung tatay ko din kasi malaking bagay na naglaro siya ng basketball simula nung bata pa ako. Kaya siya yung tumulong sa akin na maging mas magaling ako na player. And tinulungan niya ako na kung paano i-respect yung game ng basketball. Gaano kahalaga yung naging training mo sa Ateneo Blue Eaglets sa paglalaro mo ngayon at yung mga tinuro ng tatay mo sa'yo? Sobrang halaga. Yung mga tinuro ng tatay ko simula dati hanggang ngayon, sobrang nakakatulong. Malaking bagay yun para sa akin. Kaya ako na dito ngayon and
Yung mga experience ko sa Ateneo Blue Eaglets, sobrang helpful din yun kasi namulat ako sa organized basketball sa Pilipinas, and I think after ng last playing season ko dun, ko na experience na ready na ako umalis, and sa tingin ko na I think na magaling na player na ako na high school sa Pilipinas, and sabi ko, try ko naman sa US. Wala bang nag-recruit sa'yo sa Pilipinas para mag-UAAP sa college? At hindi ka ba parang, oh, pwede nga, no? Siguro nung first year ko sa Ateneo, nung medyo bata-bata pa ako, siguro may nag-recruit sa akin sa college. Pero nung last playing season ko na nga, yung third year ko sa Ateneo, parang alam na rin ng lahat na mag-ibang bansa ako, so wala na rin masyado nag-focus na i-recruit ako. Kamusta naman ang Adelaide 36ers? Okay naman, yung Adelaide, yung team, sobrang gaan kasama, sobrang saya. Everyday, sobrang enjoy ko na makasama sila. And yung city of Adelaide din, sobrang welcoming, sobrang ganda ng Adelaide. So happy ako na doon ako napunta. Kung sa ating mga Pinoy, kung tutuusin, 18 ka, 17, nung umalis ka ng bahay, parang bata pa yun, di ba? So ano yung mga parang ginawa mong adjustment? I think 17 ako noon, pumunta ako US. And yun nga, parang big step yun para sa akin na pumunta US. Pero malaking tulong din na kasama ko yung pamilya ko, tatay ko, lalay, and parehas kong kapatid. Kaya kahit papano, yung family ko doon, so hindi ako na homesick. So, nandito ba ang tatay mo para sa duration ng kontrata mo sa 36ers? Nandito siya hanggang matapos yung season, and after ng season, wala pa akong definite plans kung ano gagawin ko, pero kung saan man ako pupunta, kasama ko na rin siya. So, may pressure ba after ng game? May analysis ba yung tatay mo sa'yo? Kahit dapat ganting ginawa mo, o hinahayaan lang niya yung coach? Siyempre, para sa akin individual, as a player, siyempre lagi niya ako sinasabihan before, during, kahit halftime, tinetext niya ako, titignan ko yung phone ko lagi kung ano yung sabihin niya. And after, mag-uusap kami kung ano yung kailangan ko pang improve on, kung ano yung magandang ginawa ko, kung ano yung pangit. So, yun, yung having my dad by my side lagi is very helpful for me. Ano ang masasabi mo sa maraming mga Pinoy sa Australia at sa labas ng Australia na tulad mo nangangarap maging basketball superstar, at ikaw nga ay nandito na, patas na? Para sa akin naman is to believe in yourself and to put in the effort lang naman. I mean, madali siya sabihin pero mahirap siya gawin. Pero ayun nga, kung walang ibang maniniwala sa sarili mo, ikaw na lang maniwala sa sarili mo, and talaga paghirapan mo yung para sa goal mo and para sa dream mo, and mga commitment. Siguro akalain ng mga bata yung basketball, maglalaro ka lang sa likod bahay o di kaya sa eskwela. Gaano katagal ka nagtitrain sa isang araw o sa isang linggo, at gaano ka laking bahagi o liit na bahagi ng buhay mo yung training? Yung training, very important yan. Yung experience na nakuha ko sa basketball is napaka tagal. Simula nung bata-bata pa ako, pinapalabas na ako ng tatay ko na makipaglaro sa mga kung sino-sino, and talagang naalala ko yung mga memories na nasasaktan ako, na tutumba ako, nagkakapasa ako sa sahig, ganyan. And yung mga maliliit na bagay din kapag inisip ko ngayon, para sa akin malaking bagay din. And yung training, para sa akin very important, kasi sa tingin ko hindi mo makakamit yung success kapag hindi mo pinaghirapan. Hindi ka ba na-intimidate nung una sa mga kalaro mo na mga Aussie? Welcoming ba sila agad o parang, wow, kakaibang court to? Hindi naman talaga ako masyadong na iisip yung sa mga para sa mga kalaban ko, and yung mga teammate ko naman is very helpful para sa akin, na tulungan nila ako mag-develop as a player din. So pagdating ko dito, hindi ko masyadong naiisip yun. Ako naman very competitive person ako, so gagawin ko yung lahat para higitan yung mga matchups at yung mga kalaban ko. So